Napansin ko po, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, umabot na po sa billions and billions of pesos yung mga expired medicines and nearly expired na mga medicines na dinideliver po sa DOH. At marami sa mga medisina ito, napakahalaga mga medisina ito, cancer medicines, maintenance, tulad ng diabetes. Ang dami pong mga gamot dito na sayang. Disclaimer. This video is no copyright intention, just for support and educational purposes only, such as important information and legal advice for viewers. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. If you like this kind of video, don't forget to like and subscribe, and click on the notification bell. Courage IMS channel. Napansin ko po, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, umabot na po sa billions and billions of pesos yung mga expired medicines and nearly expired na mga medicines na dinideliver po sa DOH. At marami sa mga medisina ito, napakahalaga mga medisina ito, cancer medicines, maintenance, tulad ng diabetes. Ang dami pong mga gamot dito na sayang. At alam niyo naman po, yung recipients nito ay mga mahihirap nating kababayan. So, ibig sabihin po, yung pong mga mahihirap nating kababayan na apirito, na isahan, hindi po naibigay yung mga gamot na para sa kanila. And who knows, ilan po sa kanila ang dapat nadugtungan yung buhay kung itong mga gamot na ito ay na-dispense sa kanila. Pero dahil po sa kapabayaan ng mga ilan sa inyo dyan sa DOH, time and time again, proven na talaga may mga kapabayaan, may mga sorry mama, may mga inutil, kaya siguro ilan sa kanila, senior citizens, mga mahirap, namatay dahil sa kakulangan ng medisina. Can you give me a reaction on that, madam? Yes, Madam Chairperson and Senator Rafi Tulfo. First, the reports that come out from the audit findings will be cumulative numbers for these specific medicines or commodities that are indicated in the report. Okay, just the same. Ano pong nangyari doon sa mga expired medicines? Ano yun? Binalik ba doon sa supplier para i-refund tayo yung pera na, siyempre, ayaw ko naman masayang yon. Hindi nagamit yung mga medicine, nearly expired nung i-deliver. So binigyan tayo ng refund o yung ba'y sinunog na lang, ganun-ganun na lamang? Ano po nangyari dun sa mga expired medicines na yun na worth billions and billions of pesos? Madam Chairperson and Senator Rafi Tulfo, most of these medicines were replaced. Were replaced? Opo, before the expiry dates po. Can you give us a record, the data pertaining to that, na talaga yes, na-replaced? Yes, I'll be submitting, Senator. Okay. Number three. Meron na ho bang naparusahan dito sa kapabayaan na ito dahil paulit-ulit na po, accumulative, sabi niyo po, hanggang sumabot ng bilyones. So 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So kumbaga walang kadala-dala itong mga tauhan niyo dyan, dyan mga sa DOH, yung kapabayaan, wala ho bang nasisibak o nakakasuhan man lang? Give us a record of you guys from the DOH na pinarusahan nyo yung mga pabayari rito, kinasuhan nyo, sinibak nyo. Kasi ma'am, pag wala kayong ginawa, pinapabayaan nyo lang na mangyari ito again and again. So magsususpecha po yung taong bayan na nagsasabuatan na po kayong lahat dyan, DOH. So first, meron na ho bang naparusahan? Meron na ho bang nasibak? Ilan pong nasibak? Yes, Madam Chairperson and Senator Rafi Tulfo. Meron na po tayong mga investigations under being undertaken. And investigation? So up to now po, ma'am, wala pa rin nasisibak. So investigation pa rin from 2013 to 2022 na ngayon. Wala pang nasisibak, iniimbestigahan pa rin for so many years? We have already filed official charges doon po sa specific individuals that were found. Okay, ilan po yung nakasuhan? Ilan po yung nasibak? Kasi po, malaking perang pinag-usapan dito by the billions. So, ilan po ang mga nasibak at ilan po ang mga nakasuhan? And give us a record of that. Yes, at sino-sino po ito mga nasibak? At sino-sino po ito naging pabaya na naglustay ng billions and billions of pesos worth of medicines natin? Na dapat po napunta to sa mga mahihirap natin, mga senior citizens. Karamihan dito, ma'am, pandugtong buhay eh. Cancer medicines. Did you know that? Okay.
na sana napunta po doon sa mga senior citizens na naghikahos. Okay? Dahil po sila may cancer o may diabetes, kailangan nila maintenance. Hindi po napunta sa kanila. So, who knows, baka dahil dito, ilan sa kanila ang namatay. So, talagang napakaseryosong problema po ito. Naon tanong, ilan na po ang nasibak at ilan pong naparusahan, ilan pong nakulong kung kinakailangan. And I need a record of that para to make sure na seryoso po kayo sa pag-iimbestiga at pagpaparusa sa mga kapabayan dyan sa DOH. Yung sinasabi niyo po kanina, hindi ko matatanggap yon na iniimbestigan niyo pa lamang. Ilang years na ito? 9 years na po.